Ang kwento ay nagpapatuloy kasama ang kapatid ni Wells na si Helmet na ikinakasal sa isang kaharian at sinasabi ni Wendy Lynn na ito ay katulad ng kanyang dalawang naunang kapatid. Binanggit ng kanyang kapatid na ang tanging dahilan ng pag-aasawa sa kanila ay upang maging kamag-anak ni Wendy Lynn at sinabi niya na hindi ito totoo. Sinabi ng kanyang kapatid na ito nga ang totoo at dapat niyang tanggapin ito, pinabatid din nila na kailangan magdesisyon ni Wendy Lynn tungkol sa nalalapit na tournament. Nagtataka siya kung tungkol saan ang tournament at ipinaliwanag ni Eric na ang kaharian ay nagdadaos ng martial arts tournament tuwing tatlong taon at lahat ng mga nobles ay kailangang sumali dito kahit isang beses. Sinabi niya na sasali siya sa mage division at binanggit ni Eric na walang ganito at sila ay makakalaban lamang sa paggamit ng espada, kaya kailangan sumali ni Wendy Lynn sa swordsmanship division. Iniisip ni Wendy Lynn na gagamitin na lamang niya ang mahika upang palakasin ang kanyang katawan at ipinaalam ni Eric na ipinagbabawal ang paggamit ng mahika sa tournament. Ang eksena ay lumipat sa pag-eensayo ni na Elvin at ng mga babae sa umaga kung saan hindi nakakasabay si Elvin sa bilis ng mga ito. Sinasabi niya na hindi patas na ang mga babae ay maaaring gumamit ng mahika upang palakasin ang kanilang mga katawan nang mapansin nila si Wendy Lynn na lumilipad patungo sa isang lugar at sinabi ni Suzanne na sinabi niya na kailangan niyang makipag-usap sa Cardinal Hollenheim. Nagtataka si Elvin kung bakit wala siyang talento para sa mahika at nagpatuloy sa kanyang pagsasanay. Ang eksena ay lumipat sa pagbibigay kaalaman ni Brantag kay Elvin at sa mga babae na dapat din silang sumali sa martial arts tournament, kung saan binanggit niya na sapat na ang makapasa sa preliminaries at iniisip ni Luis na imposible ito dahil hindi nila magagamit ang mahika roon. Sinabi ni Brantag na magiging kahihiyan sa kanilang lord kung matatalo sila sa unang laban kaya umalis agad ang mga babae upang mag-ensayo ng walang mahika. Tinanong ni Brantag si Elvin kung sigurado siya na hindi niya kailangan mag-ensayo at sinabi ni Elvin na walang mawawala sa kanya kahit matalo siya. Sinabi ni Brantag na maaari pa ring alisin si Elvin sa kanilang grupo ng mga adventurer at sinabi ni Elvin na hindi magagawa ni Wendy Lynn ang ganoong bagay. Ipinaalam ni Brantag na mayroon pa silang dalawang taon bago sila makarating sa tamang edad at saka pa lamang sila opisyal na magiging mga adventurer. Bago iyon ay natural lamang na mapalitan ang mga taong hindi makakatulong sa bawat isa at sinabi niya na ilang beses na rin niyang pinalitan ang mga kasapi ng kanyang grupo at hinihiling niya kay Elvin na tiyakin na hindi siya magiging hadlang. Ang eksena ay nagpatuloy kung saan ang lahat ay kumakain ng hapunan at tinanong ni Suzanne si Wendy Lynn kung siya rin ay sasali sa tournament na sinagot ni Wendy Lynn na oo at binanggit niya na natuklasan niya na si Warren, ang nanalo sa swordsmanship division sa nakaraang dalawang tournament ay hindi sasali ngayon. Sinabi niya na nais nitong palakasin ang susunod na henerasyon kaya nagpasya siya na magbigay daan, kaya iniisip nila na magiging madali ang tournament dahil dito. Sinabi ni Wendy Lynn na gusto sana niyang sumali sa kanilang grupo si Elise na sinangayunan naman ng iba at naisip na maganda itong plano dahil magkakaroon sila ng kasama na marunong sa healing magic. Sinabi ni Elvin na siya ang mananalo sa paligsahan at kinabukasan, makikita natin na si Elvin ay masugid na nag-eensayo para magtagumpay sa paligsahan, mas masigasig siya kumpara sa iba habang nakikita natin na nahihirapan si Wendy Lynn na sumabay sa grupo. Patuloy silang nagsasanay para sa paligsahan at ibinalita ni Wendy Lynn na nagpasya si Warren na sumali sa paligsahan muli at ipinaliwanag niya na sinabihan siya ng hari na maging hadlang sa mga kalahok kung gusto niyang hubugin ang susunod na henerasyon kaya sasali siya sa paligsahan. Si Elvin ay pumunta sa kanyang kwarto at tinanong ng mga babae kung hindi ba siya magsasanay ngayong gabi at sinabi ni Elvin na hindi gaanong maganda ang pakiramdam niya at nagtataka ang mga babae kung sumusuko na ba siya dahil sasali si Warren. Sinabi ni Elvin na kamangha-mangha si Warren at walang pag-asang manalo siya kapag kasali ito, sinabi ni Luis na ayos lang kahit hindi siya manalo at sinabi ni Elvin na dahil wala siyang talento sa mahika, kailangan niyang manalo upang mapatunayan ang sarili o magiging hadlang lamang siya sa grupo. Binanggit niya na ang mga taong may talento sa mahika ay hindi mauunawaan ang kanyang nararamdaman, nagalit ang dalawang babae at iniwan siyang mag-isa. Ang eksena ay lumipat sa araw ng paligsahan, tinanong ni Elvin si Wendy Lynn kung tatanggalin ba niya siya mula sa grupo kung hindi siya manalo sa paligsahan pero hindi sumagot si Wendy Lynn at napansin ni Elvin na nakatulog ito. Ginising niya ito at agad itong humingi ng paumanhin kay Elise dahil nakatulog siya ngunit sinabi ni Elvin na hindi siya si Elise at muling humingi ng paumanhin si Wendy Lynn dito. Sinabi niya na nag-aalala siya kay Elise dahil ito ay nangangamba sa pagsali sa kanilang grupo.
Ipinaliwanag ni Wendy Lynn na walang pisikal na lakas si Elise at nagdudulot ito ng pag-aalinlangan sa kanyang kakayahan kung makakasama pa siya sa grupo sa hinaharap. Dahil dito ay nag-eensayo siya ng lihim sa umaga upang huwag mag-alala ang iba at iniisip ni Wendy Lynn na kahit ang mga perpektong tao ay may mga ikinababahala rin at nang marinig ito ni Elvin, sinabi niya kay Wendy Lynn na siya ang mananalo sa paligsahang ito. Pagkatapos nito ay humingi ng paumanhin si Elvin sa kanilang mga kaibigan dahil sa kanyang ginawa at ang eksena ay nagpatuloy sa pagdating ng araw ng paligsahan. Nakikita natin na sina Wendy Lynn at ang iba ay nasa kanilang pwesto at naghihintay sa paligsahan na magsimula at dumating din si Elise dala-dala ang mga lunchbox para sa lahat. Sinabi ni Brantag na dapat na silang pumunta sa preliminary arena ngayon at sinabi ni Armstrong na maaari silang bumalik doon kung matalo sila. Nagsimula ang paligsahan at lumalaban si Wendy Lynn kay Warren sa unang round, ang mga manunood ay sumisigaw para kay Wendy Lynn ngunit siya ay natalo sa pinakaunang atake lamang. Siya ay bumalik sa kanilang pwesto at umaasa si Brantag na hindi matulad sa kanya ang kapalaran ng iba pa. Makikita natin na nananalo ang iba sa kanilang unang mga laban, at ang eksena ay lumipat kay Luis naglalakad na pabalik sa kanilang pwesto habang sinasabi niya na natalo siya sa semifinals ng preliminaries. Sinabi ni Brantag na maganda ang ipinakita niya sa kabila ng kawalan ng kanyang mahika, ang eksena ay nagbago kay Suzanne na lumalaban sa lalaking may umiikot na si Bat sa final round ng prelims kung saan nagawa niya na talunin si Suzanne. Bumalik ito sa kanilang pwesto kasama ang iba at sinabi na siya ay natalo ng lalaking may umiikot na si Bat at nalaman niya na ang pangalan nito ay Roderick at talagang malakas siya. Mahusay din siya sa accounting at alam niya ang batas at napansin ni Suzanne na si Wendy Lynn ay natutulog at hindi nakikinig sa kanya, sinabi ni Elise na hindi ito masyadong nakatulog kagabi at nagtataka si Luis kung bakit kaya ipinaliwanag ni Elise na ang mga lunchbox na ibinigay niya, ay ginawa at pinagkuyotin na ihanda ni Wendy Lynn kagabi. Ang eksena ay lumipat kay Elvin na nakikipaglaban ng mahusay sa semifinals ng main tournament kung saan niya makakalaban si Warren. Ngunit nasugatan siya at sinasabihan siya ng iba na dapat na siyang sumuko. Sinabi ni Elvin na hindi madali para sa kanya na manatiling miyembro ng grupo ni Wendy Lynn kung siya'y susuko at sinabi ni Luis kay Elvin na tingnan ang kanyang lunchbox. Binuksan ni Elvin ang kanyang lunchbox at sinabi ni Luis na si Wendy Lynn ay nagpuyat kagabi sa paggawa nito at sinasabi niya na siya ay nag-aalala para sa kanila at naghahanap siya ng paraan upang tulungan sila kaya gumawa siya ng lunchbox na ito upang suportahan sila. Kinain ni Elvin ang laman ng lunchbox at porsigidong magpatuloy na makipaglaban dahil pagtatawanan daw si Wendy Lynn kung ang isang miyembro ng kanyang grupo ay susuko sa labanan. Ang eksena ay nagpatuloy kung saan makikita natin si Elvin at Suzanne na nagsasanay ng kanilang skills sa tulong ng gabay mula sa mga tunay na guro, habang kasalukuyan na papunta sina Luis at Wendy Lynn sa guro ni Luis na nagsabing tuturuan niya rin si Wendy Lynn sa pagsasanay. Nagtanong siya kay Luis kung sino ang kanyang guro at doon niya natuklasan na si Armstrong ang guro niya at agad silang magsisimula sa kanilang pagsasanay. Ang eksena ay lumipat kay Kurt na tumatanggap ng isang sulat mula sa head auditor Rockner ng kabisera, at iniisip ni Kurt na ito ay marahil isa na namang hiling na sumali sa pamilya ng Baumeister kung saan kabilang si Wendy Lynn. Binasa ni Emily ang sulat at sinasabi nitong si Wendy Lynn ay pumanaw habang naglalakbay sa mga ancient ruins. Ang kwento ay bumalik sa nakaraan bago nagtungo si Wendy Lynn sa ancient ruins at iniisip niya na sa wakas ay naging ganap na matanda na siya matapos ang 3 taon ng pagsasanay kasama si Armstrong. Nagrehistro sila ngayon bilang mga adventurers at sinasabi ni Elise na masaya si Wendy Lynn, sinasabi ni Wendy Lynn na hanggang ngayon ay nakakapit sa kanya ang mga obligasyon ng pagiging noble ngunit mula ngayon ay wala nang makakakuha ng kanyang kalayaan mula sa kanya. Pumunta si Brantag doon at sinasabi na ang grupo ni Wendy Lynn ay nakatanggap ng request na siyasatin ang ancient ruins at nang malaman ni Wendy Lynn na ito ay isang mandatory quest mula sa hari ay agad niyang naisip na wala pa ring nagbago sa lahat. Ang kwento ay nagpatuloy kung saan ang grupo ay kasalukuyang pumapasok sa loob ng ancient ruins. Ipinaliwanag ni Brantag na ang mga ruins na ito ay natuklasan 3 taon na ang nakaraan ng kanilang talunin si Greg Orland. At ang guild ng mga manggagawa ay nagpadala ng maraming tao sa loob ngunit walang nakabalik kahit isa. Kaya nagpadala ulit ng mga mahuhusay na kawal ngunit tulad ng nauna ay wala ring nakabalik sa kanila. Dahil sa mga pangyayaring ito ay pinaghinalaan na maaaring mayroong isang dragon dito kaya ibinigay sa grupo ni Wendy Lynn ang misyong ito.
Nagtataka si Wendilin kung bakit pinili ang kanilang grupo at sinasabi ni Brantag na ito ay dahil sa pinangalanan ni Wendilin ang kanilang grupo bilang Dragon Busters. Ginamit ni Brantag ang kanyang detection spell at sinasabi niya na wala siyang nadarama na kalaban sa paligid ngunit napansin ni Luis ang isang pinto at pumasok sila rito. Wala itong laman sa loob at biglang sumara ang pinto ng kwarto at nag-activate ang isang teleportation circle na nag-teleport sa lahat sa pinakababang palapag ng lugar. Ipinaliwanag ni Brantag sa lahat na ang teleportation circle ay isang patibong mula sa sinaunang mga tao at ito ay nag-teleport sa kanila sa pinakababang palapag at kailangan nilang umakyat kung nais nilang mabuhay. Iniisip ni Luis na madali lamang ito dahil maaring gamitin ni Wendilin ang kanyang teleportation magic upang ilabas sila rito ngunit sinabi ni Wendilin na kailangan niyang malaman kung saan siya magte-teleport at kung nasaan siya sa kasalukuyan upang magamit ang magic. Nagtataka si Luis kung ano ang kanilang dapat gawin at sinasabi ni Wendilin na maaari nilang akyatin na lamang ang mga hagdanan. Sumunod sila sa pag-akyat ng hagdan at nakakita sila ng isang kwarto sa itaas. Pumasok sila sa kwarto at natagpuan nila ang daan-daang magic golem sa loob. Sumara ang pinto ng kwarto at nagumpisa silang makipaglaban sa mga golem at sinasabihan si Wendilin na tipirin ang kanyang magic dahil hindi nila alam kung ilang palapag pa ang kailangang akyatin. Makikita natin na talaga nga namang naging mahusay na ang bawat isa matapos ang 3 taon nilang pagsasanay, at matapos ang isang mahaba at nakakapagod na labanan ay nagtagumpay ang grupo sa paglaban sa mga golem. Pagkatapos nito ay napansin nila ang ilang mga buto sa kwarto at iniisip nilang ang mga ito ang mga adventurers na pumasok sa ruins noon. Nagpatuloy sila sa pag-akyat kung saan mas marami pang mga golem ang sumalakay sa kanilang daan. Lumipat ang eksena sa palasyo kung saan nag-aalala ang hari tungkol sa grupo ni Wendilin dahil 5 araw na ang lumipas at iniisip ng ilan na marahil ay patay na sila, nagpapahayag sila ng kanilang pakikiramay kay Hollenheim para sa pagkawala ng kanyang anak na babae at sa kanyang nobyo, ngunit sinasabi ni Hollenheim na naniniwala siya na babalik sila ng may buhay habang nagtataka si Lord Commissioner Rockner kung sino ang nagpapakalat ng mga ganitong balita. Samantala ay sinasabi ng isang tagapaglingkod kay Head Auditor Rockner na malapit na ang araw na siya ay magiging Lord Commissioner at sinasabihan niya ang kanyang tagapaglingkod na ipadala ang isang sulat kay Kurt at hikayatin siya na ipagpatuloy ng kanyang anak ang tagumpay na nasimulan ni Wendilin habang umaasa ang Head Auditor na tunay na patay na si Wendilin. Ang eksena ay bumalik sa labanan at nakikita natin na ang grupo ni Wendilin ay patuloy na nakikipaglaban sa mga golem. Ngunit lahat sila ay pagod na at iniisip nila na hindi na nila kayang makipaglaban ng mas matagal pa. Patuloy pa rin silang umaakyat at walang katapusan ang mga golem. Nag-iisip si Elvin kung gaano pa katagal ito magpapatuloy habang umaasa si Wendilin na ang susunod ay ang huling palapag na. Nakatagpo sila ng isang dragon golem sa sumunod na palapag at nakipaglaban din sila sa ilang mga golem soldier. Nasugatan si Suzanne sa laban at pinagaling siya ni Elise habang naglagay naman sina Brantag at Wendilin ng magic barrier upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa atake ng dragon, ngunit iniisip ni Wendilin na kailangan nilang matalo ang dragon golem dahil hindi nila mapapanatili ang barrier na ito ng matagal. Sinabi ni Brantag na ang katawan ng dragon ay gawa sa mithril at hindi kaya ng kanyang mga magic spell na masira ito. Iminungkahi ni Wendilin na mag-focus sila ng lahat ng kanilang mahika upang umatake at sinabi ni Brantag na maari nilang subukan ito. Pagkatapos ay ipinagkatiwala ni Brantag ang buong kapangyarihan ng kanyang mahika kay Wendilin at sinubukan ni Wendilin na atakihin ang dragon ngunit muling nabawasan ang kanyang lakas. Pagkakita nito ay agad na ginamitan siya ni Elise ng isang spell upang mabigyan siya ng sapat na lakas at matapos nito ay ginamit ni Wendilin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang talunin ang dragon at huminto ang mga golem soldiers sa kanilang atake nang matalo na ang dragon. Pagkatapos nito ay bumagsak sina Wendilin at Elise dahil sa paggamit ng kanilang buong mahika at ang eksena ay nagpatuloy sa wala ng malay na magkasintahan sa kama. Tinanong ni Luis si Suzanne kung kailangan bang halikan ni Elise si Wendilin nang gamitin niya ang spell na iyon at sinabi ni Suzanne na malamang na ginawa niya ito dahil nais niyang mahalikan ang kanyang nobyo bago pa man ito mamatay. Nakikinig si Wendilin sa lahat ng ito habang nagpapanggap na natutulog at biglang dumating si Elvin at sinabi niya na mayroon siyang nakakatuwang ipapakita sa kanila. Silang lahat ay umalis ng kwarto at nagising sina Wendilin at Elise. Nakipag-usap sila kay Brantag at sinabi ni Brantag sa kanila na ang mage na lumikha ng underground ruin na ito ay tinatawag na Count Ichelberg.
Siya ay isa sa mga pangunahing tagapagtatag ng mga mahiwagang kagamitan at malamang na nilikha niya ang lugar na ito upang subukan kung karapat-dapat ang mga bisita na tumanggap ng kanyang pamana. Biglang dumating si Luis at sinabi kay Wendy Lynn na may kahanga-hangang bagay silang ipapakita sa kanya at ipinakita ang ilang mahiwagang airship. Sinabi ni Elvin na ayon kay Brantag ay wala pang sino man ang nakatuklas ng ganitong karami na airship kaya ito ay isang rare find. At dito na rin natatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.